is up, summoners! Andito na naman kami para magbigay ng top quality Wild Rift content para sa inyo. So, ayun na nga, sa alpha release ng Wild Rift, di naman lahat ng champions nandoon. Kaya gumawa kami ng list ng top 10 champions na gusto namin makita sa Wild Rift. Number 1, syempre, di mawawala si Riven. Riven mains, mag-ingay! Alam niyo naman na si Riven ay isa sa mga OP champions pag OP din yung gumagamit. Wala pang mana kaya spam lang ng spam. Tatago ka lang sa damuhan tapos bubulaga ka ng full combo with SS, di ba? Saya-saya. Nandun na si Yasuo. Bakit di natin ilagay si Yone, di ba? Napakasarap gamitin ng champion na to kasi sobrang OP ng third skill niya. Para siya nag-astral project tapos anytime pwede ka bumalik. Super dali ng mga tower dives at mangharas dito kasi hindi mo kailangan mag-fully commit. Sobrang safe. Sa jungle naman, inaabangan talaga namin si Zac. Di man siya nasa meta ng LoL ngayon pero baka sa Wild Rift maging OP siya. Super layo ng range ng elastic slingshot niya tapos pwede mo pang i-crowd control uloy gamit ng first skill. Paguntugin ba? Tapos yung SS niya pa na bounce, bounce, bounce talaga na 1 second knockback uli. At syempre, di mawawala si Lee Sin. Unfortunately, wala siya sa alpha release ng Wild Rift. Syempre, gusto namin nandun siya sa full release. Medyo mahirap gamitin tong champion na to pero super worth it siya kasi pag na-master niya siya, in and out ka na lang lagi eh. Queue in ka lang tapos damage konti, then pag medyo alanganin, ward out ka lang or punta ka sa kampi mo. Practice lang talaga para maging super smooth ang galawan kay Lee Sin. Katarina mid? Katarina mid it is. Sobrang synonymous ng champion na to sa pentakill. Minsan quadra, minsan penta. Pag gamit mo to, either sobrang galing mo or sobrang banu mo eh. Napakataas ng skill requirement para malaro mo siya ng tama. Di pwede yung instinct lang kasi medyo may kalambutan siya pero sobrang kate niya mid to late game. Ikot-ikot lang, ganern. Wala si Azir nung beta, di ko tuloy naranasan maging faker. Sobrang sakit ang champion na to kasi sobrang dami niyang mga alagad. Utos ka lang ng utos sa mga alagad mo eh. Suntukin mo yan! Pak, pak, boom! Magugulat ka lang na wala ka ng buhay sa clash pag ito katapat mo. Tapos sobrang game-changing pa ng SS niya pag nalan mo ito ng tama. Sobrang kati na nga, ang tagal-tagal pa ng crowd control. Sino bang di nabibwisit kay Leona? Ang hassle-hassle katapat na ito sa bot kasi ang kulat-kulat niya tapos ang dami pang crowd control. Tapos yung SS niya ang ganda pang pang-initiate kaya ang sarap-sarap niyang gamitin. Nakakatakot to sa bot lalo kung ignite ang gamit kasi sure kill talaga. Napaka-aggressive ng champion na tong si Leone. Saan ka nakakita ng LOL na walang Thresh? Di kumpleto ang LOL pag wala si Thresh at ganun din sa Wild Rift. Di gaya ni Blitzcrank, maraming skills si Thresh na sobrang usable. Meron siyang hook pang crowd control, flay na crowd control uli, tapos lantern pang sagip sa mga lodi mo. Tapos si SS niya pa na crowd control na naman. Ang malala pa dyan, yung passive niya na ang saya-saya, bawat soul na makolect mo plus 0.75 AP at 0.75 armor permanently. Hassle, diba? Doon naman tayo sa mga ADC. Siyempre, Aphelios agad. Aphelios lang malakas. Sobrang sakit na itong champion na to kung magaling yung gumagamit. Ang taas kasi ng skill requirement niya tapos kailangan magaling ka mang timing bawat baril mo per play. Meron siyang 5 baril at bawat baril niya may iba't ibang skill at effect sa SS mo. Karamihan na makikita mo mag-Aphelios ay yung mga kite lords na nakakatakot. Yun yung mga taong pinagpala ng Diyos na kaya mang 1v9 kahit half health. Lastly, kahit ako nagtataka kung bakit wala siya sa alpha eh. At yan si Kalista. Sobrang weird niya sa umpisa kasi bawat atake mo dumadash siya kaya kakaiba mag-kite sa kanya. Pero dahil nga ganun siya, sobrang hirap niyang patamaan ng skill shot. Sobrang likot, nakakairta, tapos i-stack ang kanya ng mga spear niya. Then pag dami nang nakatusok sa'yo, biglaan niyang hihilahin lahat yun gamit ng third skill for additional damage. At di lang yan! Yung SS niya pa na ang saya-saya kasi pwede niya sagapin kasama niya gamit ito tapos babato niya sa malayo or pwede niya ibato sa'yo yung kasama niya for an AoE knock-up. Ang ganda nito pang initiate sa mga clash. So that's about it. For more content like this, visit our page at facebook.com/teamliyab, twitter.com/teamliyab, at youtube.com/liyabesports for more Wild Rift info. Have a nice day and see you on the Rift.